Magandang hapon mga kalilista sa bayan. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com at may pag-uusapan tayo dito mga kaloys. Ito yung tungkol dun sa isang kasamahan natin sa Bantag Vloggers na group ay pumanaw na po. So, rest in peace sa ating kasamahan. At nakakalungkot mga kaloys kasi nakipaglaban tayo, okay, sa katotohanan. And dun nung April ata, di ba, nakasama natin itong Bantag actually broadcaster siya mga kaloy, pero alam niya na itong si Bantag ay talagang ginigipit, okay? So naging Bantag supporter siya at yun na, nakakalungkot ang balita. Pumanaw na po siya sa sakit, okay? And pakilala ko sa inyo mga kaloys. And then pag-usapan po natin itong audio, okay, kung saan ay tinawag ni Liza si Trixie na useless. Right? Tinitingnan ko pa yung page ni Trixie kung ano yung comment niya. Actually, matindi yung reaction ng mga budol vloggers ni Bongbong Marcos. Hindi daw totoo, di ba? In denial pa sila mga kaloyista. So, bigyan natin ng reaction. Alam naman natin na itong mga BBM vloggers ay gusto talagang makakamkam din or mabigyan ng porsyento nung nakamkam ng politiko. Kaya, todo depensa talaga sila. Ay, alam naman natin yan, di ba? Pinag-usapan nga natin yung mga dugjut vloggers na nag-apply, okay, sa PCO or Presidential Communications Office, right? Kung saan ay dating secretary si Attorney Trixie Angeles, right? And ni-review natin ang kanilang CV at yun, nalaman natin na hindi talaga qualified sila. So, hindi katagap-tanggap yung kanilang background or yung kanilang skills, right, na papasahuri ng taong bayan. Ang pinamaliit nila yung 20,000 pesos, pero syempre galing sa taong bayan yan. Pinaghirapan yan ng taong bayan, right? At kahit maliit yan, eh talagang dapat deserve ng taong bayan na magkaroon ng servisyo na talagang totoo, okay? Talagang magandang servisyo, okay? Maibalik sa kanila. So, panoorin nyo lang mga kaloys and hiyang-hiya daw dito si Paul Soriano. So, alamin nyo mga kaloys and maraming salamat. So, dito na tayo mga kaloys. So, pumanaw na po ang isang vlogger na nakulab natin, okay? Kasi nga, di ba, yung nagrupo yung Bantag Vloggers April 30. So, sa mga nakapanood, maraming salamat. Siya po ay pumanaw na. Siya po ay si... yan, si Tommy, okay? Nakasama po natin siya nung nag-collab kami, mga Bantag vloggers. And nakakalungkot talaga na, yun, hindi na kayanan and pumanaw na siya. And sabi nung anak niya na talagang trinay daw na i-revive, pero yun na nga. So, rest in peace and condolence sa kanyang pamilya. And sana mga kaloys, patuloy pa rin tayo kahit nawala na tayo ng isang kasamahan, ay patuloy pa rin tayo sa pagkikipaglaban, okay, para sa katarungan, sa katotohanan. And alam natin na itong si DJ Bantag ay talagang innocent para sa atin base sa ating analysis. And kailangan talaga niya ng tulong. And ang isa sa paraan para matulungan natin siya ay Plan B. Okay? So, ano yung Plan B? So, isa sa Plan B, parami kasing pwedeng Plan B, pero isa sa Plan B na isusulong natin ay itong let Sara lead the country to end the Budol administration. Lalo na mga kaloys, pag marinig mo itong audio, okay, na si Liza, okay, ay talagang siya yung namamahala. Okay? May pakialam siya kung sino i-appoint ni Budol-Budol man. Diba? So, para sa akin mga kaloys, itong si Mrs. President, okay, ay dapat na talagang ligwakin. Paano siya ligwakin? Ligwakin si Budol-Budol man. Diba? So, as of now,
3,000 na yung pumirma. So kung gusto niyong pumirma or hindi pa kayo nakapirma, gusto niyong pumirma, nasa taas po ang link, yung ticker, or nasa description ng video na ito, or nasa chat box, nakapin. Okay? And maraming salamat. Bago tayo magtuloy-tuloy mga kalois, shoutout muna kay Braveheart. Ayan. And kay Melodia, Yoshida, and kay Liz. Shoutout din kay Sion Hee. Ayan. Sabi niya, rest in peace, Sir Tommy. Sabi din ni Liz Vergara, nakakalungkot naman na isang bigwas na nakabayan ay nawala pa. Condolence to his family. Sa, yun ang mga kalois, sana ito na lang mga masamang damo ang nauna, di ba? I mean, kung sino pa yung lumalaban, okay, para sa katotohanan ay nauuna pa. Ganun talaga ang buhay, mga kalois. Isang beses lang tayo mabuhay dito sa mundo. So, dapat gawin natin yung tama. Okay? Kasi nga, kung ikaw man ay super-super yaman pero wala ka namang ginawang kabutihan, eh mawawala rin yun pag mamatay ka. Hindi mo mabibit-bit naman yun, di ba? Hindi mo madadala, okay, yung kayamanan. Pero ang maiiwan ay yung alaalang ng kabutihan na ginawa mo. Right? And may katanungan pala tayo mga kalois bago tayo magtuloy-tuloy sa ating live discussion. Yung next topic natin ay yung audio ni Liza Smogs. So ang katanungan natin sa ating live survey mga kalois, pakisagot na lang, okay? Ito ay ayon sa inyong observation and analysis, okay? Sa tingin mo ay binudol at niligwak ni Liza Marcos si Attorney Trixie. 97% ngayon ng ating viewers nagsasabi na oo, okay? Binudol at niligwak. Okay? Sino ang pakana? Sino ang nag-influence kay Liza na iligwak itong si Attorney Trixie, ba? Na pakinggan nyo yung ano mga kalois, yung balita na sinuspend itong si Trixie ng Korte Suprema. So hindi siya makapag-practice bilang abogado. Right? So may kinalaman kaya dito si Liza Smogs? Ano sa tingin nyo mga kalois? Paki-comment na lang. Yan, shoutout kay Cham and kay Rosie Guillermo. Yan, thank you for joining us. And shoutout din kay Cynthia Tungol and kay Essie and kay Gemma Kelly from USA. So, heto mga kalois, pakinggan natin yung ano, yung audio, okay? Kasi nga dinidebunk or pinapasunungalingan ng mga dugjot vloggers na ano daw parang ginawa lang daw 'yun, may magaling daw na magaya kay Liza. Pero malalaman mo yun mga kalois kung pakinggan yung mabuti, okay, paano siya magsalita, right? And sino itong tao na ito, yung sinasabihan niya, okay? So, bago natin i-play mga kalois, paalala lang sa ating mga OFWs na nanonood ngayon, okay? Kung hindi nyo pa na-try ang Sendwave app, eh gamitin nyo na po kasi ang laking tipid po. Kahit araw-arawin nyo magpadala ng pera sa mahal nyo sa buhay sa Pilipinas, libre po ang padala. And kung baguhan kayo, gamitin yung bagong lipunan na promo code one word bagong lipunan para matanggap nyo yung $10 free credit sa unang padala. Ayan, at maraming salamat sa ating mahal na mga OFWs. So, eto na mga kalois. Unang-una, para maintindihan talaga natin or para ma-compare natin, ay i-play muna natin itong video na ito. Okay? So, ang laman ng video na ito ay magpapatunay talaga na nangingialam or siya talaga ang namumuno sa ating bayan. Kasi nga, kung may kakayahan siya or kung may say siya kung sinong i-appoint, ibig sabihin dun, yung performance or yung trabaho nung na-appoint ay talagang magkaroon ng epekto, okay, sa serbisyo sa mga Pilipino. Right? So, pakinggan natin ito mga kalois. Ilang beses ko na itong inuulit-ulit at talagang mahina, okay, ang comprehension ng mga vloggers ni BBM. Right? Na it's very obvious na ito talagang si Liza, okay, ay ina-under si Budol-Budol man. Right? So, ang nangyari, itong si Liza ngayon, ang si Mrs. President, and then yung si Budol-Budol man ay spokesperson. Diba? Yun ang nangyari.
Kaya betrayal of public trust. Pwedeng impeach si Bongbong Marcos. Kaya lang, hawak nila ang Congress. Kasi nga, di ba, generous. Okay? Itong BBM administration, hawak din nila ang pork barrel ng mga nasa Congress, mga kaloyalista. So, let's play again. Okay? Paulit-ulitin natin to hanggat magising yung mga taong bayan, okay, lalo na yung mga budol vloggers. Hi, this is Lisa and I'm walking in the PSG compound. I just want everyone to know that I have nothing to do with ESAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Demi, can you please disseminate this to everybody because I'm sick and tired of people using my name. So, ayan mga kalois, di ba halata talagang sinungaling kasi nag-conflict yung mga statement niya, di ba? Nasabi niya, wala akong kinalaman sa appointment, pero sabi niya, pwede niyang sabihan si Bongbong Marcos na huwag i-appoint yung isang tao, right? So, ganun yung power niya. Kahit maglista yan si Bongbong, o si Attorney Trixie, i-appoint ko to, si Attorney Vicky, i-appoint ko to, si Protasio, i-appoint ko to, eh sabi ni Lisa, kaya niyang sabihan si Bongbong Marcos na huwag i-appoint yung tao. Kaya, pagdating kay Lisa, yung lista ni Bongbong, ligwak, diba? Ganun ang nangyari, mga kalolista. It's very obvious, diba? Maliban na lang kung ikaw ay nakikinabang dito sa Budol Administration ay talagang magbulag-bulagan ka. Mambubudol ka ng inyong viewers, lalo na yung mga vloggers na gusto palang ma-appoint, di ba? Kahit 20,000 pesos, eh malaki naman ang benefits. Malaki din ang makakamkam, di ba? Balita ko yung isang vlogger ay nagkasakit na, di ba? Sana ay gumaling ka, pero sana pag-isipan mo bakit ka nagkaganyan. Right? Kung kumain ka man, okay? Binili mo sa pagkain ay masamang pera or yung maduming pera galing sa mga kawatan na politiko dahil ipinaglaban mo, okay? Binudol mo ang taong bayan para lang dun sa politiko, eh magkakasakit ka talaga. Okay? So, ayan, sa vlogger na yon kasama sa Pultis paid, okay? Ay magpagaling ka po at sana magbago ka na. Dito sa audio na to, dito sa video na to mga kalays, pwede nating i-compare ito dun sa in-expose ni Marlica. Okay? Dito. Ito yung mga kalays. Wait lang ha. I-ano natin yun. Okay. So i-play natin mga kalays and bigyan natin ng reaction. Malakas ba makalis? Wait lang ah. Tanggalin natin yung ano. Tapos, lakasan natin yung audio para marinig nyo talaga mga kalois. Okay, narinig na natin yung una na clip. Okay, compare natin ito dun sa conversation ni, or yung message. Okay, voice message na pinadala ni Lisa kay Emerald. Okay, kilalanin natin si Emerald pagkatapos ito mga. Wait lang ah. Anuhin natin yung audio para malakas. Okay, gawin natin 6. Okay, 6 dB. Okay, para malakas mga kalois. Okay, let's try again. Hi, Emerald. Wow, this Trixie is a basket case, man. So, sabi niya, Trixie is a basket case. So, anong ibig sabihin ng basket case, mga kalois? Okay, ito ang ibig sabihin yan, mga kalois. Right? So, wait ah, ito. Ayan, basket case. Okay, sabi dito, a person or thing regarded as useless, unable to cope, di ba? So, ganun niya dinescribe si Trixie. Right? So, nagbingo tayo ngayon. Okay? Dun sa ating previous live discussion na itong si Trixie hindi talaga nag-resign. Okay? Or, sabihin natin nag-resign siya, parang graceful exit. Pero, niligwak talaga siya. Right? Hindi siya mag-confirm kasi nga, 'di ba? Kung i-connect nyo ang pork barrel ng nasa Congress kasama ang mga senators, kaysa nila kukunin 'yun, eh 'di ba sa Office of the President. Ganun naman talaga ang sistema. Right?
So, sino yung magko-confirm? Eh, di ba nung nasa Congress? So, pwedeng sabihan, okay, ni Mrs. President na huwag niyong i-confirm itong si Trixie. Kaya nagbingo tayo dahil dito sa, ano na to, voice na, ano, messaging mga Kalois, or voice message ni Liza. Pero ito talaga, sobrang matindi talaga ang description na kay Trixie. Useless. Ibig sabihin yun, niligwak niya. Okay? Kasi useless para sa kanya si Trixie, liligwakin talaga niya. Katulad ng ginawa nila kay Attorney Vic. Right? So yun yung ibig sabihin ng basket case. So let's continue mga Kalois. You know, she was there pala before in Duterte's time, and apparently she was such a troublemaker. So, troublemaker daw itong si Trixie. Okay? Mga Kalois, sino ang source, okay, ni Liza? Dun sa sinasabi niya, troublemaker, itong si Trixie. Sino sa tingin niyo mga Kalois? Paki-comment na lang yan. Right? So, sabi ni Liz, okay, in Tagalog, yung useless ay walang kwenta. Diba? So, ano kayang reaction nito ni Trixie? Unang-una, diba, si Liza talaga itong nagsasalita. Kasi nga, ang kinausap niya or pinapadalhan niya ng message na yun ay si Emerald. O sino yung si Emerald? Ito yun mga Kalois. Pakita ko yung picture, okay? Ito yun si Emerald. Wait. Ito. Ayan. Diba? Yan yun si Emerald. Okay? Si Liza, si Bongbong. Right? So, 2017 pa, sabi ni Emerald, read daw, it was great training to work for these two. Glad to catch up. Okay, Liza and Bongbong Marcos. Okay? So, ito yun si Emerald, mga Kalois. Ito yung pinadalhan ng voice message. So, sino kaya ang nag-leak? Okay? Sino ang nagpadala ng voice message? Malamang mga Kalois, kung voice message yun ni Liza, may finorward itong si Emerald, okay, nakakilala niya. Okay, so ano ang analysis ko dito? Paano napunta kay Maharlika? Okay, paano napunta kay Maharlika yung voice message? Okay, mamaya mga Kalois, tapusin lang natin to. Okay, itong voice message ni Liza. Duterte looked at her and said, ikaw at ikaw, there are two people, you're fired, get out of here. That's why she ended up in Carambola. She's crazy, ha? Huh? Ayan. Baliw daw itong si Trixie. She's crazy. Diba? Dahil nga troublemaker daw itong si Trixie during the time of Duterte, ay kaya napunta siya sa Carambola. Yun yung clue. Carambola. Sino ba ang nandoon sa Carambola na pwedeng mag-chismis kay Liza? Right? Sino? Sino sa tingin nyo? Right? Sino sa tingin nyo? Pakitype na yan. Sabi ni Brian Lynn Sabado, si Thinking Pinoy. Okay? Malaki ang probability na may kinalaman dito si Thinking Pinoy. Right? Ni-review na natin yung character nitong si Thinking Pinoy na talagang magkapareho sila ni Liza. Yung ayaw masapawan, yung okay lang, traidorin ang kaibigan. Diba? Diniscuss din natin paano trinaidor ni Thinking Pinoy yung mga DDS bloggers. Right? So, para sa akin, sa aking analysis, dahil nga na-linked sa Carambola, eh di ba si Thinking Pinoy, dating ano yan, sa Carambola? Tapos yung kapatid pa ni Mel Robles, di ba producer ng, ano, ng station na yun, mga Kalois? So, sino pa ang magsasabi nun? Right? Sino ang nagbe-brainwash dito kay Liza? The fact na pinili ni Liza si Thinking Pinoy over dun sa mga loyalista na mga vloggers, anong ibig sabihin nun? Diba? Si Thinking Pinoy, sinabi niya na dapat iliping na si Bongbong Marcos noong 2016. Pero nasaan siya ngayon? Diba? BFF ni Liza. Right? So, wala nang, ano eh, wala nang ibang pagdudahan kung sinong nag-chismis kay Liza about Trixie. Kasi nga, si Trixie, na vlogger din, ay na-appoint. Pero si Thinking Pinoy, okay, nasabi ni Attorney Vic, ay gustong ma-appoint bilang presidential advisor. Diba? Sinabi ni Attorney Vic yan. Right? Sa kanyang page, tingnan nyo. So, inggit na inggit ito.
right? Hindi siya na-appoint. At dahil nga si Attorney Vic daw ang nag-appoint kay Attorney Trixie, kaya naligwak din. So lahat ng mga may kinalaman, okay, or pinaghinalaan na in-appoint ni Attorney Vic ay maliligwak. Kasi ganun si Liza. Okay, so spokesperson lang talaga itong si Bongbong Marcos. Kasi nga tamad talaga. So kung hindi niyo nakikita 'yan, problema niyo na 'yan. Okay, it's very obvious yung mga galaw nila, right? Yung lumalabas sa bibig ni Liza at ni Bongbong Marcos nung sinabi niya na happy wife, happy life. And Liza is so matapang. So gagawin talaga ni Liza, okay, ang kagustuhan niya. Kaya nga, base sa audio na ito, ay talagang ayaw talaga niya kay Trixie. Dahil sa narinig niya. Okay? 2.5 million for what? I don't think Bong knows about this, or maybe she's making it up, but who does she think she is? So now she's gonna troll, pay trollers? To what? Ayan. 2.5 million. Okay? Paid trollers. Okay. Kung maalala niyo mga kaloylista, okay, during that time na si Attorney Trixie pa, edi ba nag-form ng group, okay, itong si Cash Jarrett, yung UVIP. At gusto nila ma-accredit, okay, ng PCO. Ang budget pala doon, okay, base na sa sinabi ni Liza, ay 2.5 million, di ba? Oh, ayan, Cash Jarrett. Malamang alam mo to. Ang gusto kasi ni ano ni Trixie, base dito sa audio, okay, yun yung analysis natin, na magiging legal itong mga dugjot vloggers, okay, through UVIP. 2.5 million ang budget. Eh, diba tinawag ni Thinking Pinoy itong mga dugjot vloggers sa UVIP na baby vloggers? Ayaw ni Thinking Pinoy yun. Kasi nga, pasasapawan siya. At maging legal yung pasahod dito sa mga dugjot. 2.5. Imagine. So, syempre, binubulungan ni Thinking Pinoy itong si Liza na huwag mong i-ano yung UVIP. Diba? Sinisiraan talaga niya na dahil kay Ator Trixie, ito 2.5, diba? Pero imagine mga kalois, binudul o trinaydur din itong si Liza yung mga supporters niya na mga dugjot vloggers. Diba? 2.5 million. So, ilang vloggers yun maghatian. Diba? So, kung 2.5, right? Kung 20,000, okay? Ilan yung mga ano? Ilan yung mga vloggers? Kasi nga, sabi nga ni Kuyukot, okay, na pati yung mga taga-probinsya na vloggers ay pupuntahan nila. So, kung 2.5 million yan, mga kalois, okay? I-divide mo ng 20,000, kasi 20,000 per month na ang sweldo, di ba? So, 125 vloggers. Parang tumutugma dun sa pinuputap nilang UVIP. Right? So, magbabudget ang PCO sa mga trolls. O yung mga dugjot na, 2.5, tag 20,000 each. So, 125 yung i-accredit nila na mga insaymada vloggers. Pero wala, naman siya may. Kasi nga, may humaharang, di ba? Itong si, alam nyo na. Right? Na ayaw masapawan. So, yung mga BBM vloggers ngayon na naghumahangad na magkaroon ng chance na makakamkam, okay? Malabo hanggat nandyan sa tabi ang BFF ni Liza na si Taning Pinoy. Right? So, let's continue mga kalois. Maraming, okay? Malaman itong audio na ito at naintindihan na natin. To make her raise her to high heavens like she did Vic. Oh my God, she has to go. Like she did Vic. So, napunta to si Vic. And then, sabi niya dito, dapat maalis na siya itong si Trixie. Right? So, nagbingo tayo. Naniligwak talaga siya. Although, nag-submit ng resignation paper itong si ano, si Attorney Trixie, pero niligwak talaga siya. Kasi nga, sabi ni Bongbong Marcos, masusunod talaga ang kagustuhan ni Liza. Di ba? Ayon sa interview. Right? About Alex Lopez, the last time I saw Alex was maybe a month ago. He went to my office because he had to talk to
George Garcia about his protest case. That was it. They talked for 20 minutes. And yun, crap, this woman's insane, man. Don't mind her. Anyway, she's not going to be appointed. So that's the end of that, Osha. Bye-bye. Thank you. Ayan. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Hindi talaga ano to si ano ma-confirm itong si Attorney Trixie. Kaya ayun, 'di ba? Naligwak si Attorney Trixie. Tapos ngayon, na-suspend siya sa ano sa Korte Suprema. Nakakalungkot talaga. Na maraming nagdududa na may kinalaman dito si Liz. Ganun ba talaga siya kagalit kay Attorney Trixie, 'di ba? Unang-una, napahiya na nga si Attorney Trixie kasi ilang buwan lang siya, 'di ba, naligwak. Right? Tapos ito pa. 'Di ba? Lumabas mismo sa bibig nitong si Liza na ano talaga daw, walang kwenta si Trixie kaya kailangan maligwak. Ano sa tingin niyo mga Kalois? Dito sa last statement niya na hindi siya ma-appoint. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? So may say talaga siya. Right? Kung sino ang i-appoint ni Bongbong Marcos. So hindi na namamahala dito si Bongbong Marcos. Ang ginagawa lang ni Bongbong Marcos, kung may script babasahin. Okay? Tapos kung wala script, kung walang script, 'di ba? Halata naman na talagang lutang. And sabi ni rin ni Miss Marlica, tuwing in-interview niya si Bongbong Marcos ay pinapa-prepare siya ng advance question. Right? Kaya nagtatanong ako na baka binigyan ni Clarita Carlos ng question si Bongbong Marcos. Right? About dun sa Machiavellian, 'di ba? Right? To impress para mabudol ang taong bayan. Right? Pero ngayon, dahil nga, okay, ginagamit natin ng ating common sense to analyze things, kaya nabubuking natin sila. Eto, dalawa ng video, di ba? Eto, at eto, di ba? Itong sa baba. So, bulag pa rin kayo? Hindi nyo pa rin ma-accept na nabudol kayo at ang namamalakad ng ating bayan ay itong babae na ito? Hindi pa ba obvious? Right? Kung may concern kayo sa anak ng kaapu-apuhan nyo na bubudulin ng kaapu-apuhan ng babaeng ito, it's your choice. Okay? It's your choice. Right? Kung wala kayong gagawin, okay, para ligwakin itong pakialamera, right? Eh, ligwakin na si Budul-Budul man. So, bakit hindi pa kayo sumali nito? Right? Mga kalolista. So, ang katanungan natin ay, okay, nakasagot na ba lahat? Kasi sasagutin ko na to. Ang katanungan natin sa ating live survey, sa tingin mo ay binudol at niligwak ni Liza Marcos si Attorney Trixie? 96% ng ating viewers ngayon nagsasabi na oo. At ang sagot ko rin dito ay oo. Okay, nabudol? Yes. Kasi nga, supporter itong si ano, si Attorney Trixie, okay, naakala niya magiging supporter din itong si Liza. Right? And hindi siya maliligwak. Nabudol siya. Right? At ngayon, malinaw dun sa audio na ayaw talaga ni Liza. Pagkatapos gamitin, okay, ay liligwakin. Kung si Attorney Vic Rodriguez nga ay naligwak, how much more dito kay ano? Kay Attorney Trixie. Kung naitsapwera nga si Amy, how much more kayo, mga loyalista? Right? Sino kayo ngayon? Ginamit nila ang pangalang Marcos. Ginamit nila ang mga Marcos loyalist. Ginamit nila, okay, ang mga Marcos bloggers at mga DDS. Kasi nga, ang promise ni Budul-Budul man, ipagpatuloy ang ginawa ni Duterte. So that's the Budul statement. Kaya maraming nabudul na mga DDS. Kung wala kayong gagawin at gusto nyong, okay, manatili ang Budul administration hanggang 2028, it's your choice again. Diba? Baka kayong mga OFWs ay iiyak na na, kay, bakit kailangan ko pang dagdagan ulit yung ano, padala kasi hindi nakakasya. Kasi hinayaan nyo ang Budul administration. Diba? May kasabihan nga na kung walang gagawin yung mga mabubuting tao laban sa masasama, mamamayagpag ang kasamaan.
It's your choice again, mga kalulista. So, ang katanungan, heto ang analysis ko. Ang katanungan, paano napunta itong audio, okay, kay Maharlika? So, sa aking analysis, mga kalulista, heto, bago pa si Maharlika nag-expose doon sa babaeng ahas, eh syempre close pa sila nitong babaeng na to. Okay, ito si Rida. Okay, itong si diba, Emerald Ridao. Okay? So si Miss Maharlika, hindi pa sila ano eh, hindi pa sila nagtatampuhan. So friends pa sila ni Emerald. Right? Ito yung analysis ko ah. Friends pa sila ni Emerald, so hindi pa nagbabaing ahas expose si Maharlika during that time. Right? And kung maalala nyo, di ba, nung nangyari yung kay Doc Yumol, di ba, may comment, di ba, nung inassassinate ni Doc Yumol yung mayor ng Lipa, nung taga Mindanao, di ba, anong pangalan ng city na yon? Lamitan, okay? Yung mayor ng Lamitan, di ba, na-assassinate ni Doc Yumol. Tapos, may shinare si Miss Maharlika na yung partner ni Trixie ay nag-post na ikinasama ni Maharlika. So, nag-react si Maharlika, inaway niya si Attorney Trixie. So, syempre, itong si Emerald to the rescue. Diba na, huwag kang mag-alala, Miss Maharlika. Maliligwak yan si Trixie. So, sinend ni Emerald yung voice message kay Maharlika. Diba? In a hope na itong si Maharlika ay talagang tuloy-tuloy pa rin ang support or gustong iparating ni Emerald na kakampi, okay, ng BBM administration si Maharlika laban kay Trixie. Nalalan yung away nila, diba? Ni Trixie at saka ni Maharlika. So, yun yung analysis ko. Nisinend nito si Emerald, okay, para kampante si Miss Maharlika na wag mo nang ano yan kasi maliligwak naman yan si Trixie. So yun yung analysis ko ah. Hindi galing kay Maharlika yun na about sa voice message. So ang analysis ko lang, si Emerald sinend kay Maharlika during the time nag-away si Maharlika at saka si Trixie. Okay, ano sa tingin niyo mga kalays? Yeah, sabi ni Liz Vergara yan, sa Furigay, di ba yung pinatay, yun yung time na nag-away din si Trixie at saka si Maharlika, kung maalala nyo mga kalois. Sabi ni Vega Warp, solid Maharlika na ko, gaya ng mga lagi kong sinasabi na mga live streams si Bagong Lipunan, the average 10% ay lapdogs si babaeng ahas. Kay Madam Maharlika naman, malamang 15% ay spies. Well, you can't please everyone, so mayroon talagang hindi sasangayon sa'yo. Pero anyway mga kalois, yun yung comment ko tungkol dito sa expose ni Maharlika, yung audio talaga ay para sa akin, malaki talaga ang probability na si Liza talaga yun. Okay? Malalaman mo naman kung paano siya magsalita. Right? Marami nga nagsasabi na mukhang lasing siya. Eh, di ba, yung previous natin live discussion, ay napatunayan natin na smoker siya. Dahil nga, sa una expose ni Maharlika na smoker daw si Liza, pero yun na nga, may evidence na smoker siya. Right? And sabi ko, pag smoker ka kasi, malaki ang chance din na or pag mahilig ka sa pulburon, malaki ang probability na smoker ka. Right? So, panoorin niyo yung mga previous live discussion natin. And yung mga kalos, it's already 2 a.m. here in North America and kailangan ko na rin matulog, okay? May lakad pa bukas. So, I'll see you mga kalos sa susunod natin na live discussion and maraming salamat sa mga nandito, lalo na nag-spend kayo ng time listening. Okay? And I hope to see you sa susunod na live discussion. So, God bless everyone. And ako pala si Kaloy Roy ng BagongLipunan.com na parating nagpapaalala sa ating mga viewers na kung minsan ay nabudol tayo sa pag-ibig, paano na lang kaya sa mga pasaway na politiko? Ingat mga kaloylista.